Magandang araw mga bata! Sa araw na ito, ating tatalakayin sa MAPEH 2, Arts, Aralin 1, Week 1, ang tungkol sa Istilo ng sining ng mga Pilipinong pintor. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging malikhain, lalo na sa pagguhit. Mahilig ka ba sa pagguhit? Sino-sino na ang mga kilala mong pintor? Nakakita ka na ba ng kanilang likhang sining? Napansin mo ba na ang bawat pintor ay may kanya-kanyang estilo sa pagguhit o pagpinta? Sa araling ito, inaasahan na mailalarawan mo ang iba't ibang estilo ng mga Filipino artist sa kanilang paglikha na larawan at still life na may iba't ibang hugis at kulay. May mga Pilipinong pintor na gumuguhit na mukha ng tao, kapaligiran o mga kabayanihan. Suriin ang mga larawan ng ilan sa mga kilalang pintor. May napansin ka bang pagkakaiba ng bawat larawan ayon sa estilong ginamit ng mga pintor? Ano ang paksa sa unang larawan? Paano ito na iba sa ikalawa at ikatlong larawan? Maraming pagkakaiba ang tatlong larawan na nasa itaas. Dahil ang mga kilalang Pilipinong pintor ay gumamit ng iba't ibang estilo upang maiguhit ang mga larawan. Si Fernando Amorsolo ay kilalang pintor ng estilo ay ang paglalarawan ng ating kapaligiran. Si Mauro Malang ay isa ring pintor na kilala sa estilong paggamit ng mga mukha ng tao sa pagguhit. Si Cesar T. Legazpi naman ay gumagamit ng estilo ng pagsasanib ng kulay, liwanag at anino. Gawain sa pagkatuto bilang isa, pahina 7. Basahin mabuti ang bawat pangusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, sa paglikha ng larawan ng mga tanyag na pintor, ano ang karaniwang ginamit? A. Iba't ibang estilo at kulay. B. Kabayanihan. C. Imahinasyon. D. Watercolor. Pangalawa, sino ang tanyag na pintor na gumamit ng paglalarawan sa kapaligiran? A. Jose Blanco. B. Juan Arellano. C. Fernando Amorsolo. D. Lahat ng nabanggit. Pangatlo, gumamit ba ng iba't ibang kulay sa paglikha ng larawan ang bawat pintor? A. Oo. B. Hindi. C. Walang ginamit na kulay. D. Hindi sigurado. Pang-apat, sa iyong palagay, paano nagkakaiba ang mga likhang sining ng mga bantog na pintor sa ating bansa? A. Gumamit ng iba't ibang imahinasyon. B. Gumuhit ayon sa kanilang naisipan. C. Gumuhit ng pare-parehong bagay. D. Gumamit ng kanya-kanyang estilo at kulay. Pang-lima, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kanilang sining? A. Ipagmalaki ang kanilang nilikha. B. Hayaan na lamang na mapansin ng iba. C. Ipagwalang bahala ang mga ito. D. Hindi papansinin at gagawa na lang ng sarili. Marami tayong mga tanyag na Pilipinong pintor. Sila ay may kanya-kanyang estilo sa pagguhit. May mga pintor na gumuguhit na mukha ng tao. May mga pintor naman na gumuguhit na kapaligiran. Iba-iba ang estilo nila sa pagguhit ng bawat larawan at paggamit ng kulay. Nakapasyal na ba kayo sa isang museo? Ang mga larawang ito ay mula sa sikat na museong pambata. Maraming makikita sa isang museo, tulad ng mga lumang kagamitan at mga paintings o likhang sining. Handa na ba kayong makinig sa kwento natin ngayon? Halika at alamin natin ang mga sining na natagpuan at nakita nila sa museong kanilang pinasyalan. Pamamasyal sa museo. Sabado ng umaga, namasyal kami ng aming pamilya sa museo. Kaya ang saya-saya ko dahil ngayon lang ako nakapunta doon.
Pagpasok pa lang sa museo ay sobra na akong namangha. Ang dami palang makikitang larawan doon na gawa ng mga bantog na Pilipinong pintor. Ayon sa tagapagpaliwanag, ang isang larawan na aking nakita ay larawang iginuhit ni Fernando Amorsolo. Siya ay isang pintor ng stilong ginamit ay ang pagguhit ng kapaligiran. Si Mauro Malang Santos naman ay gumuhit ng mukha ng tao. Nakita ko rin ang ibang likhang sining ng mga pintor katulad ni na Carlos V. Francisco. Ang kanya namang iginuhit ay ang paglikha ng sariwang imahe, sagisag at idioma sa pagpipinta. Iba naman ang ginamit na estilo ni Vicente Manansala na gumamit ng geometrikong estilo ng pagguhit na pinagsamang kultura ng baryo at syudad. Si Cesar T. Legazpi naman ay gumamit ng estilo ng pagsasanib ng kulay, liwanag at anino. Umuwi kaming puno ng kaalaman dahil sa aming mga nakita at natuklasan. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutan ang mga tanong ayon sa kwentong binasa. Una, sino ang pintor na gumamit ng estilo ng pagguhit ng kapaligiran? Pangalawa, sino naman ang gumamit ng estilo ng pagguhit ng mukha? Sino ang gumamit ng estilong pagsasanib ng kulay, liwanag, at anino? Pangatlo, bakit kailangan nating makilala ang mga pintor sa ating bansa at ang kanilang mga nilikha? Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Pagmasdan ang mga larawan sa itaas. Piliin sa mga pangungusap sa ibaba ang naglalarawan sa mga likhang sining. Una, gumamit ng iba't ibang estilo at kulay ang bawat pintor. Pangalawa, magkakahawig ang kanilang nilikha. Pangatlo, gumamit ng buhay na larawan ang ibang pintor. Pang-apat, napapahalagahan at nailalarawan ang kanilang mga nilikha. Pang-lima, gumamit ng iba't ibang disenyo upang magkaroon ng sariling pagkakakinyanan. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Ayusin ang mga titik sa ibaba upang makabuo ng isang pangungusap. Pinong lipi, torpin, ta, langkani, likhani. Gawain sa pagkatuto bilang walo. Ilarawan ang iba't ibang estilong ginamit ng mga Pilipinong pintor sa paglikha ng larawan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, si Fernando Amorsolo ay gumamit ng estilong A. Pagguhit ng kapaligiran, B. Pagguhit ng iba't ibang ibon, C. Pagguhit ng dagat, D. Pagguhit ng mga puno. Pangalawa, ang ginamit naman na estilo ni Carlos Botong Francisco sa paglikha ng sining ay ang A. Mukha ng tao, B. Sariwang imahe, C. Kulturang Pilipino, D. Wala sa nabanggit. Pangatlo, iba naman ang ginamit na estilo ni Vicente Manansala, ang pagguhit ng A. Kapaligiran, B. Mukha ng tao, C. Mga hayop, D. Pinagsamang kultura ng baryo at syudad. Pang-apat, kakaiba naman ang iginuhit ni Jose Blanco na gumamit ng estilong tunay na A. Bagay, B. Hayop, C. Buhay at gumamit ng mas makulay na pinta, D. Tunay na sasakyan. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!